Kalahin mo yun. Nagkita pa tayo ulit. Anong nangyari sa'yo? Massive internal bleeding. Hindi na po kinaya ng katawan. Ito po ang kinamatay ng pasyente. Nakakailan po. Anay po. Hindi naging madali ang buhay para sa ako. Mahirap mawala ng pamilya. Umuwi na tayo at sabi ng doktor eh, bukas daw makaka-uwi na mama mo. La, kilala ko po siya. Siya po yung driver na muntik makasagasa kay Mama. Bakit po siya kinukulong? At dahil nga sa nangungulit ka tungkol sa nangyari sa kanya, ito'y siyempre nag-imbestiga lola mo, ano? Pagkatapos daw niya masintensyahan dun sa aksidente, ay dito daw siya dinala, apo. Gusto ko po siyang makilala, Lola. Gusto ko pong mag-sorry sa kanya. Apo, ano ka ba? Wala kang kasalanan. Ganon din ang mama mo. Eh, aksidente nga nangyari, di ba? Ay, naku, may sira yung jeep. Eh, kung aksidente po yung nangyari, bakit po siya kinulong? Eh, ayon doon sa pinagtanungan ko, mukhang may mga ibang kaso na isinampa. Eh kasi nga, may mga iba na mga nadamay daw. Uy, pero apo, ha? Pwede ba gawin na lang natin tong sikreto, ha? Huwag natin sasabihin sa mama mo yung tungkol sa kanya. Kasi ngayon pa lang siya nakakabangon eh, ha? Kawawa naman po siya, Lola. Tulungan po natin siya. Naku, maglola nga tayo. O siya, sige, ito o. Oh. Hindi man tayo makatulong sa kaso niya, sana makatulong ito sa pagpagaan ng pakiramdam niya. Kuya, meron kami sanang padadala nito. Tapos yung araw, di man lang tayo dinalaw. Maghapon na yung tampo mo kay Tox. Ano ba, natidevelop ka na, no? Ano kay Tox? Kay Daddy Ice ako nagtatampo, no? Tsaka, paano lang paalam kung magtampo si Tox sa akin o hindi? Sige. Magandang evening, mga kahugot! Ako, ready na ba kayong humugot for tonight? Ano ba yan? Nakakasawa na, paulit-ulit! Ulit na lang yan, ha? Oh, ano ba yan? Kayo, kung ayaw nyo kay DJ Chico, takpan nyo yung tenga nyo. Lagi na lang. Radyo nga lang. Matatagalan pa tayo dito, Pops. Ako, oo. Eh, ikaw, lalaya ka na. Ha? Paano nangyari yun? Eh, umamin ako eh.
under police custody ka lang hanggat wala silang napapatunayang kaso sa'yo. Hindi ka nila pwedeng ikulong ng mahigit sa isang araw. Illegal detaining yun. Ibig sabihin, pwede ko rin silang kasuhan. Pwede. Protektado ko ng Article 125 ng Revised Penal Code, pero hindi mo kailangan gawin yun. Magdaayos sa akin. Pero, Paps, paano ko pala? Inanda ako naman ng sarili ko. Iniisip ko kayo. Ikaw, paglabas mo dito, huwag kayong dadalaw tatlo dito, ha? Mainit si Rosales sa atin. Di bali, tutuloy ko na rin pagtiktik kay ibang istatagawin. Ang kulit mo. Kakasabi ko lang, huwag nga muna mainit si Rosales, eh. Di bali, ako na yun. Tinitignan ko naman lahat ng angulo kay sir, eh. Pwede, kay ibang lista na lang. Pwede ba umistedy muna kayo, ha? Relax lang kayo. Ako na ang bahala. Captain Rosales. I'm here to see my client. Oh. Sir! Sir, bawal ho sa inyo yan. Off-limits ho kayo dyan sa alak eh. Sino may sabi? Bakit? Wala naman si Ali. Hindi ko naman nakikita. Nandiyan ba? Oh. Aliga, sabayan mo ko. Eh, wala akong kainuman eh. Oh? Bakit? Ayaw mo ba? Eh, hihiyain mo ba ako? Hindi ho, sir. Kaso oh, lang eh. Ngayon niyo lang kasi ho ako niyayang sumat eh. Kaya nga, iyon na nga eh. Ngayon lang kita niyaya ng magshot eh. Hindi mo pa ba ako pagbibigyan? Ito na po. Oh, puska. Ayan, okay. Sir. Sir, pasensya na po kayo, ha. Siguro kung kinilatis ko lang ho ng husto si Eloy, hindi ho tayo aabot sa ganito, eh. Huwag mo nang intindihin si Eloy. Inayos ko na. Pina-background check ko yun, eh. Alam ko, person of interest yun dun sa nakawan na nangyari sa hotel, eh. Alam niyo na po, pero hindi niyo siya pinatanggal? Badong, alam mo, ang tao, hindi naman nakikita sa papel yan eh, kundi sa pakikitungo. Hindi lang sa boss niya, kundi pati sa mga kasamahan niya. Wala naman po kayong makakaso kay Ali. Abogado ka ba? Hindi ko rin ho kailangan ng law degree para makita na si Ali hindi yung tipo ng tao na namang gagamit para lang sa pera. Hindi ko lang ho nagustuhan yung sinabi niya tungkol kay Kuya Badong. Porke matanda na ho eh, pwede na hong palitan. Sinabi sa akin ni Ali yung ginawa mo kagabi sa party eh. Nag-aalala lang po kami ni Ali sa inyo.
Alam mo, si Eloy, hindi masamang tao yan eh. Palagay ko, nagipit lang sa mga pagkakataon, ganyan, mga pangyayari. Eh, ano na ho ang balak nyo ngayon? Pababayaan nyo na lang ho ba siya? No. Si Eloy, makuha niyan, maabilidad, matalino. Malulusutan niya yan. Sorry, pare. I had to tell attorney. I'm offended, Mr. Borja. My favorite student gets into trouble, pero ang tinawagan mo yung batchmate mo.